Kapag nahiwa tayo ng kutsilyo habang nagluluto sa kusina, hindi ba't mapapaaray na tayo sa sakit? Pero bakit kaya ang isang lalaki mula sa Kidapawan, isang taong walang nararamdaman kahit may nakabaong kutsilyo sa kanyang likuran na hindi niya nalalaman? Nasa frontline ng balitang yan si Jem Abasenya. Mag-a-apply sana ng trabaho ang 25 anyos na si Ken Tryan Tumao sa isang minahan sa Rosario, Agusan del Sur. Yun nga lang, hindi siya nakapasa sa medical exam dahil sa nakagugulat na resulta ng kanyang x-ray. May nakita kasing kutsilyo sa loob ng kanyang katawan. Nagdala kang kutsilyo, sir? Tinanong nila ako, may dala kang kutsilyo, sir? Sabi ko wala. Alam ko namang bawal. Pinaulit ako ng x-ray. Pagpasa sa doctor, chinek talaga nila. Sabi hindi pwedeng marka lang. Inulit na naman, tatlong beses akong in-x-ray. Kwento ni Kent sa PTV Agusan del Sur. Nasaksak siya sa Kidapawan City noong January 2020 matapos mapagtripan ng ilang mga kabataan sa kalye. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital pero dahil walang pera, inilipat siya sa pampublikong ospital sa Cotabato. Dito, sinabihan siya ng isang doktor na mababaw lang ang kanyang sugat. Tinahilang at pinauwi na. Dumating kami sa Amas alas 12 ng hating gabi. Alas 4 na ng madaling araw nang dumating si Dr. Tinapay. Inasikaso niya ako. Tiningnan niya yung sugat ko. Sabi niya, di pa ako mamamatay. Malayo sa kamatayan. Pagkatapos ng tahi, tinanong siya ng mama ko kung di na ba i-x-ray. Sabi niya, hindi na kasi mababaw lang naman. Ibig sabihin, 14 na buwan ang nasa loob ng kanyang katawan ang patalim. Pero hindi niya ito ininda at nakapagtrabaho pa bilang construction worker. Paliwanag ng isang doktor, posibleng hindi ramdam ng lalaki ang kutsilyo sa loob ng kanyang katawan dahil hindi ito tumama sa kanyang vital organs. At may epekto rin ang mga ininom na antibiotics. Pero kailangan raw masuri ng eksperto ang pasyente. Unless may signs of infection, may non-healing wounds. Particularly sa entry noong patalim, kailangan talagang tanggalin. Dismayado man dahil hindi natanggap sa trabaho, nagpapasalamat pa rin si Kent dahil nalaman niyang may patalim pala sa loob ng kanyang katawan. Plano niyang bumalik sa Kidapawan City para magpagamot at ipatanggal ang kutsilyo. Nagbabalita mula sa frontline, Jem Abasenya, News 5. Para sa mga balitang dapat niyong malaman, tumutok lang sa Frontline Pilipinas, alas 6 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa TV5.